8:47, narito lang headlines. Punto asentado. Headlines. Inamo ng kampo ni Sultan Jamalul Kiram III, Malacanang. Napatunayan ang maligasyon na may nagpupondo sa Sultanate Royal Army na nagtungo sa Laha, Datu, Sabah. Sagot ni Princess Jocelle Kiram, walang nagpupondo sa grupong nasa Laha, Datu na ang tanging dala ay ngang suporta lamang ng mga taga-sulo na may balik sa Pilipinas ng Sabah. Itinanggi rin ni Princess Jocelle na may kinalaman ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa naging sitwasyon sa Laha, Datu. Una na sinabi ni Pangulo Aquino na iniimbestiga na ang mga impormasyon nito bagamat tumanggi ang pangalanan ng umano'y mga nagsabuatan hanggat hindi verifikado ang mga ebidensya. Tinawag naman ni Abraham Idjirani, tagapagsalita ng Sultanato na nagmimistula ng tagapagsalita ng Malaysia ang Malacanang at walang pasyan ang mga unang naunang pahayag. Yun nga ang sinasabi natin mga kapatid. Alam mo, isa sa mga dapat linawin natin, nasa ang panig ba talaga ang Malacanang? Ha? Ano ba talaga ang stand na Malacanang? Ano ba talaga ang paniniwala nila? Ang Sabah ba ay atin o hindi? Dahil hindi pa sila nagsasalita ukol dyan eh. Sinasabi nila na umuwi na kayo, sumurenda na kayo, bumalik kayo sa Pilipinas, kakasuha namin kayo ng illegal possession of firearms. Ha? Eh kapag sinabi mo, nakakasuwang kita ng illegal possession of firearms. O di ba, engineer, parang sinasabi mo na rin na ang Sabah ay parte ng Pilipinas. Correct ka dyan. Di ba? Kasi, ibig sabihin, yung batas mo sa Pilipinas ay pinapatupad mo sa Sabah. Oh. But then again, balikan po natin yung tanong. Ano ba talaga? Saan ba ang Malacanang? Ha? Saan panig ba siya? Sa Malaysia? Sa Pilipinas? Ano bang panig ng ano ba ang paniniwala ng Malacanang? Ang Sabah ba ay atin o hindi? Sapagkat pag sinabi nila na ang Sabah ay atin, ha? Eh ito'y naayon lamang sa Section 2 ng Republic Act 5446 na nagsasabi na the definition of the baselines of the territorial sea of the Philippine archipelago as provided in this act is without prejudice to the delineation of the baselines of the territorial sea around the territory of Sabah situated in North Borneo over which the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Huh? Eh pag sinabi naman nilang hindi, hindi atin ang Sabah, huwag na tayong makialam dyan. Aba, ibig sabihin, may culpable violation ng administrasyon sa ating konstitusyon. Ha? Yan ang tanong. Malacanang, atin ba ang Sabah or hindi? Yun, sagutin nyo lang yun. Saan panig ho ba kayo? Fire engineer. Headline. Maging si Labor Secretary Rosalinda Baldos ay kumbinsidong walang kinalaman po sa standoff ang pagpapadeport ng Malaysia sa ilang Pilipinong nakabase sa Sabah. Sinabi ni Secretary Baldos na nagpapatuloy ang ginagawang pagtugis sa undocumented OFWs sa Malaysia kahit nung hindi pa nangyayari ang standoff sa Sabah. Dagdag pa ni Baldos, nakausap nito ang kanyang counterpart sa Sabah at tiniyak na walang gagawing crackdown sa mga Pilipinong wala namang kinalaman sa kaguluhan. Maging si Prime Minister Najib Razak ay nagbigay ng katiyakan sa Pangulong Noynoy Aquino na hindi nila idadamay ang mga hindi naman kasali sa grupo ni Rajamuda Ag Bimudin Kiram. Punto asentado. Headline. Sinututulan ng isang non-government organization ang no home birthing policy ng Department of Health upang mabawasan ang dumaraming bilang ng maternal at infant death sa bansa. Ayon sa Council for Health Development, ang lumalagong bilang ng mga
namamatay dahil sa panganak ay hindi dahil sa hindi ito nababantayan ng mga skilled health professionals. Sa ilalim ng patakaran, lahat ng buntis ay dapat manganak lamang sa mga ospital at mga lying-in centers at ipinagbabawal na ang mga komadrona na magpaanak sa mga bahay. Inimok naman ng DOH na ang mga nurse at komadrona na magtayo ng mga lying-in centers. Sa datos po ng CHD, mayroon lamang 17,000 na health station sa kabuuang 41,000 na barangay sa bansa. At kadalasan ay kulang ang mga ito sa kagamitan, gamot at tauhan. Mayroon lamang isang komadrona na nagsiservisyo sa 3 hanggang 5 barangay o isang komadrona para sa 6,700 katao. Iniulat ng DOH na umakyat ang bilang ng maternal mortality rate sa bansa sa 221. Ha? Maternal mortality rate sa bansa sa 221 sa kada 100,000 o 100,000 panganak noong 2012 mula 162 noong 2009. Malungkot na balita po ito, mga kapatid. Dahil isa po sa mga datos o isa po sa mga Millennium Development Goals, no? Yung mga gusto nating mangyari at gusto mangyari ng United Nations, eh, mabawasan itong maternal deaths, no? Or mortality rate. Eh, kung ito'y tumaas, malabo natin makakamit yung cutting everything into half. Yung kahirapan ay hahatiin sa half, kalahati, no? Hatiin sa kalahati, no? Nang bilang kung ano man meron ang Pilipinas ng mga panahon na yun hanggang 2015, no? Babagsak tayo dyan sa area na yan. Kaya siguro, meron basihan din ang sinasabi ng DOH, no? Na talagang ipagbawal na yung panganak sa bahay para mabawasan nga yung mga namamatay na nanay o namamatay na bata. 8:54 in the morning. Punto asentado. Headline. Kabilang po ang ilang Pilipino sa listahan na pinakamayaman tao sa buong mundo sa inilabas na listahan ng Forbes Global Billionaires List. Nasa unang pwesto si Carlos Salim ng Mexico na may net worth na $73 billion lang naman. May negosyong telepono si Salim. At nasa ikalawang pwesto ang Microsoft founder na si Bill Gates na may $67 billion na sinundan ni Amancio Ortega ng Spain, habang ang Facebook founder na si Mark Zuckerberg ay nasa ika-66 na may net worth na $13.3 billion. Yaman ni paring Mark Zuckerberg. Ang shopping mall na tycoon na si Henry C., na may tuturing na pinakamayamang Pinoy ay nasa 68 sa Global Billionaires List na mayroong itong net worth na $13.2 billion lang naman. Lalo na. Hindi ko mabilang yun na no, engineer. $13 billion. Ang shopping mall tycoon na si Henry C. na may tuturing na pinakamayamang Pinoy, ha? Aba, $13.2 billion. Nasa 248 place naman ang airline, liquor, tobacco at real estate magnate na si Lucio Tan na may net worth na $5 billion. Layo na ni Lucio Tan, ha? Ni paring Lucio na talagang napag-iwan na ni paring Henry. At nasa 258 ang port magnate na si Enrique Razon Jr. na may $4.9 billion lang naman, ha? Ito yung ano, may ari nung resorts, ano, ay hindi resorts, ano, Soler Resorts, ha? Yung paulit-ulit na advertisement natin na kinanta ni Colby Calais, diba? Brighter than the sun. At ito pa, kung si Enrique Razon Jr. ay may $4.9 billion at siya ay nasa 258 na pinakamayaman na Pilipino o na bilyonaryo sa buong mundo. Eh si Andrew Tan naman ay merong 3.95 billion dollars
At siya'y nasa ika-345th place sa pinakamayamang negosyante sa buong mundo. At ang ika-503rd richest man in the world. Kalahain mo. Kasama ka sa 500, no? 500, ika-limandaan at tatlo na pinakamayaman. Ha? Wow, pare! Diba? Biga! Kahit sabihin mo, 500 yan. Ikaw pa rin yung nasa 503. Ha? Ay yung construction magnate na si David Consunhi. Ha? Ito yung DMCI. DMCI. David Consunhi, meron siyang net worth na $2.8 billion lang naman. Sus Marius. Ano mo nga, Lady Ann? Lady Ann, kwentain mo nga yung yaman ng mga yan. Mula kay Henry C., idagdag natin si Lucio Tan na may 5 billion. So, 13.2 plus 5, 18.2. Tapos dagdagan mo ng 4.9. Andrew Tan. Oh, idagdag yan mo. Wala ka bang calculator dyan? Ha? Ha? Kwentain mo. Tingnan nga natin kung sapat na itong pera ng mga ito para bayaran ang utang ng Pilipinas. Ha? Ang bagal nyo naman. Sipain ko kayo dyan eh. Parang bentul po ah. Ha? Pabakat tingin kayo sa akin. Joke lang. Joke lang, of course ah. Ay, nako. Manny Duway ng Laguna. Sabi niya, nagsalita si Pinoy problema. Sa Saba, akala ko pag...